Hello mga kababayan, mga kapuso, kapamilya. Dito tayo ngayon sa Flagstaff, Arizona. Maglipot tayo muna bago pumunta sa Flagstaff Mall. Itong Flagstaff na ito ay isa din sa medyo malaking city dito sa Arizona. Dito na po tayo sa parking in front of Flagstaff Mall. So, ilibot ko kayo having a sightseeing sa palibot natin kasi medyo malapad to at medyo maganda yung view niya dito kasi itong Flagstaff Mall ay yung nasa harapan niya ay isang mataas na bundok. Ang kanilang populasyon ng lugar na ito ay more than 78,000 katao. Pero sobrang luwag ng parking na dito. Sa makikita ninyo, tingnan nyo. Malaking parking pero hindi masyadong maraming sasakyan. Tingnan nyo mabuti. Unlike sa atin na super dami yung mga sasakyan na nakaparada kasi actually we are overpopulated talaga. So dito maluwag na maluwag ang kanilang lugar. Flagstaff is located in northern part of Arizona. Ito, tingnan nyo. So ito yung front ng Flagstaff Mall. Makikita natin yung mataas na bundok. Itong Flagstaff na ito ay sobrang lamig dito kasi may elevation ito or mataas ito na kung saan umabot hanggang almost 7,000. I mean 7,000 feet. During winter, masyadong makapal yung snow nila dito. So, sa nakikita ninyo, mayroon pa silang natirang snow kasi panapos na ng winter at ngayon start na ng spring break. Bali, giscript lang nila yung mga snow na nasa palibot. Bilisan na natin at makapasok tayo sa loob ng kanilang shopping mall, sa loob ng Flagstaff Mall. Oops, sino ba to? Oh, nako, magpupusing pa muna. Go, pusing. Okay. More. Chance more. Okay, yeah. Alright. Stop. And go back. Inside. Hurry up. Dito naman sa kabilang bahagi ng kanilang parking, medyo marami. Maraming nasasakyan dito na nakaparada kasi ito na ang pinaka-close o pinakamalapit sa Flagstaff Mall na entrance. Halika, pasok na tayo sa loob at libutin natin yung loob ng mall nila. Let's go, 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 go! Sa nakikita nyo guys, so parang same lang sa atin na mga mall, kaya lang ang kaibahan dito ay konti lang talaga yung mga tao na nasa loob ng mall. Hindi katulad sa atin na masyadong maraming tao na nasa loob ng mall. Kahit walang bibilhin,
pupunta lang ng mall at magpalamig. Kasi yung culture na kasi dito is yung pumunta ng mall, sila ay mga sure buyer yan. Mayroon talaga silang bibilhin. Hindi katulad natin ng mga Pilipino na gusto lang nating maglibot na maglibot at saka kahit wala tayong bibilhin sa loob ng mall, magpalamig lamang tayo. Yung Verizon na yan ay parang ikumpara natin sa mga Globe Smart at iba pang mga telecommunication na mga businesses dyan sa atin. Dito sa bandang ito, mayroon ditong mga upuan na pwedeng magtambay yung mga tao. At dito naman sa bandang ito ay mayroon silang tinatawag nating parang plaza-plaza sa loob na kung saan nilagyan nila ng parang artificial na grass na kung saan plastic lang pala siya pero parang totoong-totoong grass talaga kung titingnan mo. At kung marami kang pira dito sa GCPN, ang daming mga branded na mga products dito. Shoes, bag, at lahat-lahat marami doon na pwedeng gawin nating mga pasalubong at ipadala dyan sa Pilipinas or dadalhin dyan sa Pilipinas kung makauwi tayo. So tingnan nyo, ipofocus ko. Grass na grass talaga siya, but plastic lang pala siya. So ang ganda ng pagkagawa nila. So marami ding mga tao minsan na mag-standby dito. Ang iba magpapipicture, mostly Filipino, kasi ang taga rito, hindi na sila, parang hindi na nila ito binibigyan ng pansin. But tayong mga Filipino, so kasi dayuhan tayo dito, so kailangan nating magpusing kahit sa ang angulo, posing ng posing tayo. Medyo malaki talaga yung mall na ito kasi almost lahat andito. Parang lahat-lahat na gusto mong bibilhin andito sa loob lang. Kasi parang sentro ito, kasi medyo malayo ang ibang mall na malalaki kagaya ng Las Vegas. So medyo malayo pa dito yung Las Vegas. Kaya dito halos yung nakatira sa northern part of Arizona, dito pupunta. Mostly ang iba pa galing ng New Mexico, ibang parte ng New Mexico kasi medyo malapit na din ito sa New Mexico na tinitirahan ko. At kung gusto mong magpa-relax
dito kayo sa massage chair na ito, I think $5 siguro yung ano dito, yung per hour. Hindi ko alam kasi hindi ko nakatry. Hindi pala $5 siguro kasi medyo malayo na yung 1 hour in $5 only. Yan, mayroon din ditong massage chair. Tingnan nyo. Siguro napagod na yan na sa kakalakad. At ditong parting to, mayroon ding mga branded dito. Mayroong Vans. Ano pa yon? Mayroong lahat-lahat. Marami talaga dito. So, pira lang yung kulang natin dito. Kasi kailangan yung dollar ibili natin. So, masasayangan tayo minsan kasi yung pera natin masyadong maliit compare sa dollar. So, kung mayroon tayong bibilhin, so kailangan dyan na lang tayo bibili sa Pilipinas kasi piso lang. Okay, so punta tayo malapit sa food court. So, dito, ito ang front ng food court nila. Siguro puntahan ko yung soki ko na kainan na tinatawag nating isa siyang Asian na kainan, at yung mga pagkain ay parang patok na patok sa ating lalamunan or yung paborito nating mga Filipino, kasi dito iba kasi yung mga pagkain nila. Katulad dito yun, so hindi ko alam kung kakain ako, kung mabusog ako. Pero kung dito itinatagtong flaming wok ba yun? So isa itong Chinese na restaurant, so yung Chinese restaurant ay magandang pagkain ang kanilang laging inihanda para sa mga Asian. Minsan mayroon ding mga hindi Asian na kumakain na gusto din kumakain ng mga Asian foods kasi medyo mabuti or masarap yung taste ng mga Asian foods natin. So thank you so much for watching this video. Thank you very much. Mabuhay tayong lahat.